Ang mababa at katanggap-tanggap na bilang ng mga nagkakasakit, nauospital at namamatay bunsod ng COVID ay ilan lang sa mga binabantayan para matukoy kung endemic na nga ang sakit na bumagos sa mundo. 3 taon mula ng unang kumalatang virus, tingin ng isang doktor, dumarating na ang puntong endemic na nga ang COVID. Mukhang nagiging endemic na siya in the sense na magsi-circulate na yan parang sipon, hindi na siya talaga mawawala ng todo. Sangay naman dito si Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Pero giit niya, mas mainam pa rin maging maingat lalo't nakikitang mas mababa ang immunity ng tao laban sa mga bagong sub-variant ng Omicron. Mababa ang booster ng population ngayon kaya nakikita natin na maari pang tumaas uli kung sakali ang mga sakit dito sa ating bansa. Yun pong mga sub-variants na pumasok dito sa ating bansa evades immunity. We can say that yes, endemicity will come, you know, soon. Pero sa ngayon, it's quite uncertain. Sa ngayon, halos 74 million na Pinoy na ang itinuturing fully vaccinated contra COVID. Yun nga lang, 20.8 million pa lang ang nakakatanggap ng unang booster. Bagay na kailangan pang mapataas ayon mismo sa DOH. Base sa kanilang datos, nito mga nakaraang araw, nagpakita ng bahagyang pagtaas ng trend ang lahat ng island groups sa bansa. Pero sabi ni Vergere, mas katanggap-tanggap na ang mga bilang na ito sa publiko, lalo't marami ng paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng sakit. Dahil dito, nakatakda ng irekomenda ng DOH sa IATF ang pag-decouple o paghihiwalay ng kasalukuyang ginagamit na alert level system at kaakibat nitong restrictions. Kung dati, kapag ang isang lugar ay nasa ilalim ng alert level 2, kailangan na magsara ng ilang establisimiento gaya ng mga kasino at sabungan, habang limitado rin ang capacity sa indoor at outdoor venues. Pero posibleng mawala na ito. We'd like to decouple these restrictions from this alert level system kung saan ang alert level system gagamitin na lang ito ng ating bansa parang pag-asa storm signals na lang siya. Nasasabihin na sa'yo, signal number 4 tayo ngayon. Alam na ng bawat pamilya at komunidad kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi na kailangan na nakatali pa yung restrictions dun sa alert level system. Ngayong marami ng eksperto ang nagsasabing nalalapit na ang endemicity o pagiging pangkaraniwang sakit ng COVID, mas lalo pa dapat pag-ibayuhin ng lahat ang pag-iingat para magtuloy-tuloy ang pagbangon mula sa pandemya. Rafael Bossano, ABS-CBN News.